Ayan, so good day to everyone. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, kindly like this video, paki-subscribe na rin po and click the notification button para sa mga updated videos natin, tutorials at mga sermon ni Inay. Okay, Mommy Epi Vlogs at your service. And today, ang video na to is very exciting at siguradong malilinawan yung inyong pag-iisip. Okay. For this topic is very essential para sa inyong business. Okay, not only for the printing business industry, but applies to all businesses, lalo na yung mga nag-retail and wholesale na pagbebenta. Okay, today in this video, we'll be discussing about how to price your products and services. Okay? Yan po isang napakalaking katanungan, lalo na sa mga bago pa lang na nag-uumpisa sa business nila. Okay, alam ko kayo yon, kaya kayo nanonood dito sa channel ko. Na kahit maingay ang paligid, nanonood pa rin kayo. Pasensya na kayo sa ingay, talagang hindi ko siya kayang tanggalin. So ngayon, andito ako sa loob ng kwarto ng nanay ko para lang madiscuss ko to ng maayos at mas less noise. Okay, so how to price? Mainly, I have 3 guides kung paano ako nagpa-price or paano ba tayo dapat mag-price. Okay, number 1, mag-price according to the cost or cost-based pricing. Okay, this is very essential. Okay, na i-discuss natin today. And then second one is the value-based. Okay, based on the value, idadagdag mo ano yung meron ka na wala sa iba, ano yung wala sa iba na meron ka. Okay, your uniqueness. May fast service ka ba? High quality services? Okay, and etc. Then, pangatlo is consider your audience. Consider your target market. Okay, ikaw ba ay nasa isang area na kung saan tawag nito, yung mga tao ay hindi naman ganun ka yaman or what, or ano yung right, parang ibibase mo siya, iwa-weigh mo, okay? I mean, iwa-weigh mo yung pricing mo na hindi naman triple dun sa presyo nung mga competitors mo in that, on that area. Okay, kasi kailangan maging balance din tayo. But, yan nga, ang very important na makuha natin ngayon is the cost-based pricing. Okay, so we'll be needing some basic mathematical functions at pag-iisip, okay, sa aspeto na to. At nagpapasalamat po ako sa Creative Hive na YT channel na kung saan ito yung pinanood ko at may pinaka-accurate na explanation about how to give yung prices natin according to the cost. Okay. So, dito tayo sa cost-based. So, ang pinaka-sample ko ngayon na ibibigay sa inyo is my vinyl sticker. May print na yon, and then, may lamination na, may cut as well. Okay. Yan na siya. And other cost. So, sa packaging naman, ayun, isama nyo na rin. Adjust na lang, ha? Okay. So, sa pricing ng vinyl, halimbawa, is i-compute mo magkano yung isang pack ng vinyl sticker. So, in my case, the vinyl sticker ay 170 pesos sa suppliers natin. Yun yung pinaka-range ng price namin. Yung ibang may 168, pero i-base natin average on 170 pesos. So, dinivide ko siya sa 20 kasi 20 sheets yung laman niya. 20... Ayan. So, sa 20 sheets, ang nakuha ko ay 850 plus price ng ink. Inano ko to dun sa pigment ink ko na 500 pesos, apat na kulay na. Yun na lang. Inano ko na lang siya dun. So, naglagay ako ng 5 pesos na cost per page na cost nun. For lahat ng mga ganun ko is ibinase ko sa 50 sheets complete
printed, cold laminated, and cut in a day. Okay? Kumbaga, hindi na ako tamad nun sa isang araw. Nauubos ko na yung 8 hours ko doon. Ay, pero nakaka-100 din naman ako. Pero pinaka-basic. Okay, 50 pages. Doon ko siya kinumpute. And then electricity, of course, 5 pesos per page. Bakit? Nakabukas ang computer ko, hindi lang 8 hours. Okay, 8 to 15 hours po yun bukas madalas. So, 5 pesos. Plus, printer, nakabukas din niya. Electricity, nagpapagana dyan. Plus, cutter, electricity pa rin. Plus, ilaw ko. Plus, electric fan ko. Siyempre, simplicated ko yung electric fan ako. So, 5 pesos. Lahat-lahat na yan. And then, don't forget the cold lamination. Na 70 pesos ang isang set. Divide ko sa 20. So, mga 350 yan. Okay, inad-add ko yan. Inad-add ko yan. Plus, labor. Yung labor ko, nilagay ko is 8 pesos. Bakit? Dito sa Bacoor, Cavite, 400 pesos po yung minimum wage natin. Dinivide ko lang sa 8 hours. Okay? So, sa 8 hours na yun, dinivide ko pa din sa, kinumpute ko pa rin siya sa 50 sheets per day para sa isang masipag na empleyado. Okay, na gaya ko at gaya mo. Okay, so 8 pesos per page. Tama na rin dun siguro yung ano, yung plastic, mura lang naman yun sa packaging. Minsan nag-paper packaging lang ako pag malapit lang yung mag-pick up kasi para earth-friendly tayo plus hindi masyadong magastos sa packaging. Ayan siya. So, yun. Lahat ng cost na yun na nabanggit ko, ang total niya is 30 pesos. Sa isang page, cost ko na yun, based on materials plus labor, 30 pesos. Okay. So, makaka-encounter po kayo dito ng mga technical terms. First is the word markup. It means, ito yung nagdagdag tayo ng price or profit you make on each item or each piece. Okay? Markup po ang tawag doon, nagdagdag. Kadalasan, sa markup, kay sabi po sa Creative Hub, ang dinadagdag natin ay times 2 hanggang 2.5 or more pa nga, hanggang times 10. Okay, pwede idagdag based kapag sinama mo na yung value mo. Okay, value mo as an entrepreneur or business entity, pumataas ang value mo, pwede kang mag times 5. Okay, it depends yan. Yun. So, pasok yun. Pero ikaw naman, kung gusto mo 1.5 lang at starting ka pa lang, pwede po. Okay. Basta wag naman pong sobrang liit. And then the word profit, which means yung income ng business mo. Business ha, yung business mo. Ito yung out of the expense. Ito na yung bumalik sa negosyo mo. Okay. And then income mo is your own kita as a person. So, dapat maliban sa business mo, nakakakuha ka rin ng compensation mo bilang tao ng bansang Pilipinas, bilang isang manggagawa, mabuhay. Diba? Huwag kang magpaalipin sa sarili mo, negosyo. Okay, so those are the terms na marinig niyo dito. So, ito yung kadalasan na mistakes sa pagpa-pricing. Hindi yung nagma-markup lang ng one time. Okay? Ang pinaka ano natin kasi may management din kami noong araw is dapat nagma-markup tayo ng twice. Okay, nagma-markup tayo ng twice. Or dalawang beses at least. Okay? Yan. And then, ayan sa first markup na 30 pesos, ita times 2 natin. Bakunin natin sa times 2, the answer is 60. For the first markup, ito yung presyo mo pag i-wholesale mo siya. Or, pang maramihan. Okay? So, okay siya sa ganun. Ibig sabihin, pasok siya. Kung, halimbawa, gusto mo sa 100 sheets, kapag 100 sheets ang order ninyo, pwedeng 60 pesos na lang, isang page. Nasa sa inyo po yun. Okay, kung paano nyo siya gagawin. Ako kasi pag nagpa-bulk ako,
minus 5 pesos lang po. Okay, may dahilan naman ako dyan, which is mamaya ipapaliwanag ko. Okay, and then the second markup from the first markup na 60 pesos na nakuha natin, nasagot, yun, which is yung wholesale price natin, magiging wholesale price. Sa second markup, that 60 pesos, ita times mo siya ulit sa 2. So, ang price na po per page ng vinyl sticker is 120 pesos. Okay, so yun naman yung magiging retail price natin. Yung tiningi-tingi, 2 pages lang. So, 120 isang. Pwede po. Hindi kayo, ibig sabihin, hindi na kayo lugi sa 120. Okay? For me naman kasi, yung price na 120 na yun, price ko na yun sa mga die cuts per page. Okay? Dahil sa hirap. Dahil sa hirap. Gawin ng mga die cuts na yun na naka-shape na siya. Tapos iba-iba pa yung laman per page. Okay? Doon ako nagpe-presyo ng 120. But for my price na 80 pesos per page, pasok po siya. Kahit pa paano, doon sa pagpa-pricing. Okay? Hindi na ako ganun kalugi. Hindi ko pa isinama dito yung mga permits. Diba? DTI permit. Every 5 years naman yon, kaya okay lang. Barangay, yearly business permit sa LGU or sa City Hall, at ang yearly na pag-register ng BIR, hindi pa kasama dyan. So, unawain nyo na, okay, kung yung iba nagpapresyo sila ng 35 pesos, tapos yung sa akin 80 pesos. Napakadami pong dahilan. Magkaiba kami ng costing, and of course, yun yung nagdagdag na ako ng value. Okay. Meron ng value akong ipinaglalaban dun sa aking business. Okay po? So, dun sa 60 pesos na wholesale price, magiging acceptable siya hanggang 120 pesos. Okay? Dito sa lugar ng Bacoor, I think this is acceptable. Okay, lalo na ngayon, nag-ECQ, GCQ, MECQ. Meron pa rin hindi bukas ng mga printing shop. So, yun. Pasok siya. Pasok siya. So, yun yung cost-based pricing natin. Naintindihan ba natin siya? So, kung naintindihan natin, wiggle our ears. Tasa. So, yun siya. Napakagandang guide niya para makapag-base kayo dun sa pricing ninyo. And pagkatapos natin sa cost-based, nung naintindihan na natin itong napaka-importanteng parte na ito ng negosyo na pinasok mo at pinasok ko, let's go on the value-based. So, dito naman sa value-based, ipapaliwanag ko na lang ito tsaka yung kasunod kasi ang hirap nitong idikta. Bakit? Kasi yung value mo as a business, ang hirap sukatin po talaga niyan. Diba? So, makikita nyo dito sa Pilipinas, ang dami nagtitinda sa mga tiyangi, ng mga sapatos. Pero bakit ganon? Pagpunta mo sa mall, yung mga Adidas, di ba yung presyo niya is 5 times or 10 times doon sa actual price ng mga nakikita natin sa bangketa at sa mga, yung mga DV Mall or etc. etc. Di ba? Unang-una, may value kasi silang, pinapakita, okay, parang ini-impress, yun yung pinaka ano nila, yung value nila, which is high quality na products, high quality yung kanilang mga gawa, yung mga materials nila high quality, maybe imported from other places or countries, yung pulido ng pagkakagawa is sa kanila lang galing, kahit ginaya lang ng kung anong bansa man ang mahilig gumaya, 'di ba? Alam niyo na 'yon. Okay? Andun yung value. So do not forget that aside from the cost, meron kang value, kapatid. Meron kang may offer na kakaiba. Meron kang may offer na wala sa iba. 'Di ba? Halimbawa, fast service. Meron ka, kaya mo lang gumawa ng, halimbawa, ako kasi service eh, plus products. Diba? Ako kasi, ang pinaka-standard days ko, sa paggawa ng sticker ay up to 5 to 6 working days. Okay, ang challenging kasi nito, may dalawang bata ako, so hindi sila masyadong malikot. Diba? Alam mo yun? Yung mga oras nakakalabitin ka pa. Okay, so, for me,
my value is different from yours. Kasi yung oras ko, actually, ang Facebook time ko, ang pag-o-open ng store ko ay 9 hanggang 5 o'clock. Okay, 9 to 5, diba? Pero dahil nanay nga ako, nag-uumpisa ka ng alas 11. Pero, yun nga, dahil na kahit ganun man, ginagawa ko pa rin ng tama at with extra love and care lahat ng mga orders ng customer sa akin. Plus, hindi lang ako nagpa-process ng sticker orders nyo kasama ng asawa ko. Nagsasagot din po ako ng queries sa page ng Facebook, sa IG. Nagko-quote po ako ng mga orders pa per page yon. Pero ayon sa kailangan ng customer, nagko-customize ako. And the like, na pwede nyong i-justify sa value nyo as yung value nyo, yung value ng business nyo through your products and services. Maaring sa inyong product, halimbawa yung product nyo kahit mabasa, hindi nasisira. Diba? Yung stickers ko na vinyl stickers kahit malubog sa tubig, andun pa rin print niya. Kahit photo stickers, smudge proof, hindi po yan, pag nabasa, hindi yung nagkakalat, hindi. Yun din yung isang meron ako. Okay, kahit hindi mo i-laminate, basta for temporary use lang, hindi po yan mahuhulas, kumbaga sa makeup, yung mga print niyan. Okay? Also, hanggat kaya ko madaliin, kaya nga ang days ko ay up to 6 days. Kasi maaring bago mag 6 days, ika-anim na araw, hindi kasama po ang Sabado-Linggo sa bilang, ha? Kasi linggo ko po is intended for family and rest. Yan, yung Sabado po is for invoicing, lahat ng nagpapakot, dyan ko yan ginagawa. Kahit na in betweens ng mga Monday to Friday, nagagawa ko siya, pero mas nauupuan ko siya ng Sabado. Layouts tuwing gabi. Okay, sobrang pagdating sa value, iba-iba po tayo. So, ang value ko ay hindi ka-press ng value ninyo. Okay po. So, yung mga nagre-retail-retail ng mga products naman, basta meron kayong pwedeng maging value na wala sa iba. Huwag kayong mag-alala. Okay, it's your fast service, yung quality product, at marami pang iba. Okay? So, second yun, value-based. If you have this value, you can mark up 10 times. Up to 10 times. Okay, kung alam niyong value or worth niya. And then, yung pangatlo, consider your audience. Ito yung kadalasan na nakikita ko sa mga groups na yan nga, na nag-underprice sila or sobrang baba ng presyo nila. Anong pag nakakita talaga ako ng presyo na yung mga per sheet na 30 pesos per sheet, vinyl. Sorry po, hindi talaga ako kikita sa 30 pesos per page. Kasi sinabi ko nga sa inyo, di ba, costing ko yung gastos pa lang yun, wala pang mga permits ko dun is 30 pesos na. So, kung nagbenta ako ng vinyl na 30 per page, eh matulog na lang ako, di ba? Hindi ako kikita dun. Yan lang siya. So, yan siya. Also, yung audience nyo, kung nasa lugar kayo, na puro mga high class people, so pwede kayong mag-pricing according dun sa place nyo. Consider nyo siya. Halimbawa, ako, yung na-costing ko kanina sa akin ay pwede ako mag-presyo ng 120 per page. Kung ang lugar ko ay maraming mga business owners na high class, okay. So, pwede ko siyang i-base sa 120 kahit hindi die-cut. Kiss-cut lang or yung madadali. Diba? Pero, sa case ko kasi andito ako sa Bacoor, ang mga tao dito ay nasa middle class. So, for me, yung 120, medyo baka mataasan sila. Okay. So, ang range ng presyo ko ay 80, which is pasok naman dun sa markup natin. Okay. Siguro nag-markup lang ako ng hindi sa 2, hindi ako nag-base. Nakadalawang markup ako, pero sa first markup, pasok for wholesale price. Sa second markup ko, hindi ako nag-times 2. Okay, parang nag 1 point something na ako. Siguro mga 1.5 lang yun. Okay, so 80 hanggang
mga, ayun nga, sa die-cuts, 120 pesos. Yung pinakamahirap ko na yan. So, pasok tayo doon. At patok siya sa audience na meron ako, which is middle class. Ayan, so middle class lang. At saka, yun pa, pwede kung ang target mo ay halimbawa, small businesses din. Tulad ko, nag-umpisa ako sa mga small businesses lang. So, yun yung kinater ko. Kung malalaking negosyo yung target mo, medyo hindi ka uubra sa sobrang laki ng price kasi naghahanap na sila ng yung mga per piece sentimo na lang. So, ganun yun, nasa sticker business. Pero, hindi siya pasok sa per page. Hindi mo yan makukuha. Okay? Yung mga ganong pricing kasi, yung para sa mga big companies na sobrang dami ng products, ang para sa kanila ay offset printing na. Okay? Pero kung nag-cater ka sa ganon, yung mga big businesses, at may offset printing ka na, kaya mo nang mag-quote ng ganon, 5,000 or 10,000 minimum na napiraso ng sticker yung iko-quote mo sa mga ganon. Okay? So, yun. Know your, consider your audience. Malinaw ba tayo ito? Yun, sana naintindihan nyo at nagustuhan nyo nung itong video na to at maging helpful po sa atin sa pagbe-base natin ng pricing sa products natin, especially sa mga gustong mag-printing business. Salamat nga pala dun sa mga nagme-message sa akin sa Facebook, sa Instagram, na nagpapasalamat po sila dun sa mga videos na ginagawa natin. Kahit sobrang ingay, nakakatulong pa rin po tayo. Hindi ko po maipapangako kung kailan mawawala yung ingay na yon na mga videos ko. Pero, paglipat namin siguro sa ibang bahay, magkakaroon ako ng different room para sa vlogging. Pero for now, hindi pa kami nakakalipat eh. Hindi pa gawa yung lugar na lilipatan namin. So, medyo magtyaga muna po tayo sa napakaingay kong environment. Kunin nyo na lang po yung learnings. Kunin nyo na lang yung learning. So, pwede naman ulitin na lang natin yung paglipat ko. Para medyo tahimik. So, yun. I hope that you learn much from this video. Salamat po ulit. Ayan. Salamat po ulit sa Creative Hive for the very good idea na naplot ko talaga ng mabilis lang. Pagkanood ko ng video, naplot ko ng mabilis kung paano ko to gagawin. At if you like this video, give this video a thumbs up. Paki-subscribe ng channel ko. Salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe. Hindi ko po alam kung saan kayo nanggaling, but we have currently 411 subscribers sa Facebook. Thank you! And counting po. Every minute, hour, meron po talaga tayong subscribers. Salamat po sa inyo sa mga nagko-comment, nagtatanong. Request lang po kayo dyan kung ano yung mga gusto nyong itakal natin in the future. Ayan, I hope itong video na to naliwanagan kayo at kung may tanong pa kayo, you can comment down para mas may explain ko sa inyo ng mas malinaw. Ang hirap kasi hindi ako ma-teacher. So, ayun, the best possible way ko siya na ma-explain, dun ko lang siya na-explain sa pinaka-simple terms na kaya ko. So, yan, salamat po sa support po ninyo sa aking YouTube channel. Of course, don't forget to like and follow my business Facebook business page. Search at Miklish Prints on Facebook and Instagram, also in Twitter, pero hindi kami masyado sa Twitter eh. Facebook and Instagram po, dyan kami active. And also, yung aking personal FB, kung hindi kayo masaya pag sa page lang, personal FB po, April Angelica Bautista. Okay, pwede nyo po akong i-follow sa aking personal FB account. And for inspirational po, you can also subscribe doon sa YT ko po. Meron po akong Mommy Epi Worships. Okay, mga songs naman po yun, inspirationals. Page po, Epi Conveys, inspirational page ko po yan. Doon din ako nagpo-post ng mga songs ko. So, you can follow me doon sa mga FB page, social media na nabanggit ko. Salamat! Salamat, 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 salamat! Salamat! Ayan, at sana po in the future magkita-kita tayo, magpag-usap-usap tayo para sa
pa-improve pa natin yung mga negosyo na binigay sa atin ng Diyos. So, yan, a reminder for us, okay, from the Word of God na we can do all things through Christ. Okay, kung mahirap yan, kaya mo pa rin yan, kailangan mo lang aralin. There is YouTube, yung mga social media natin, mga kung anumang mga portals pa yan na high-tech na meron tayo ngayon sa panahon natin para makapag-negosyo, gamitin po natin yan. Okay, so God bless po and see you in our next videos. Okay, to God be the glory. God bless.